guys! Welcome back again to my YouTube channel! Malamig na. Chills light. Negative ano nga yun? Nalimutan ko kung ano pero malamig na talaga kaya nagbonnet ako guys. Ayan o. Umuusok-usok na yung bibig ko. My God, ang lamig na. So, papasok na ulit tayo sa trabaho. Nag-ano ako, anong kinain ko? Bale. So, maaga pala umuwi si Marvin kanina, guys. Kaya nagkasabay kaming kumain. Sabi ko, be, what time ang uwi mo? Sabi, kasi ang alam ko mamaya pa siya. So, sabi niya, maagap daw silang natapos kaya uwi siya. So, nagready ako ng pagkain namin. Sarap na sarap siya dun sa gravy na ginawa ko. Tapos naka-chicken. Chicken na naman. So sabi ko, babe, malamig ba? Oo, babe, mag-ano ka, mag-bonnet ka, mag-scarf ka. Pero okay pa naman. Kahit hindi na ako mag-scarf muna. Siguro mga ano na yun. Pag nag-snow na dun na talaga. Oh my. Gusto nga bumili ng pantakip sa ano, sa tenga. Pero kaya naman siguro ng ano, bonnet na lang. Saka na bumili na. Keto. Sabi ko, nagkasabay tayo. Tapos, bale, kwento-kwentohan kami ni Marvin. Kukwento siya about sa, ano, sa school niya. Lamig na daw eh. Sabi ko, anong suot mo? Baka naka-jacket ka na lang naman ah. Sabi niya, hindi, nag-winter ako, di ko kaya. Sabi niya, naka long sleeve daw siya, tapos naka winter jacket. Ako naman, naka jacket na ako sa loob. Yung paborito kong Tinkerbell na may design. Halamig. Pero kaya pa naman ang kamay ko, kaya hindi na ako nag-gloves pa. Hanapin ko pa yung mga gloves ko, hindi ko pa nakikita. Bale, nagbaon lang ako ng ano, sandwich lang. Yung cheese Swiss. Pinaglagay ako ni Marvin, tapos water, tapos yung orange na prutas. Pagkakain namin, si Marvin ang nagano eh. Naghugas para makapagbanlaw na ako ng katawan. Hindi na ako nagbasa ng buho kasi matatagalan pa ako. Bu-blower pa ako eh. Hindi naman maano yung buho ko. Naligo naman ako kahapon. Sabi ni Marvin, ako ba hindi ako liligi tatlong araw? Oh, balu ka. Loko-loko to. Tapos sinecheck nga yung ano ko, yung biyahe ko. Kasi ayoko maglakad pag yung 120 na eh, mamaya pa. Maglalakad naman ako. Eh, ayoko maglakad dun. Malamig eh. Kaso pag yung 130 naman, sobrang agad pong aalis sa bahay. Alis na ako ng mga, ano, ng mga anong aros ba? Parang anong oras ba ako maglalakad? Ayun, 2:40. Alis na ako sa bahay. Ay, 2:40. 1:30. 1:40. Alis na ako sa bahay. Okay lang naman sa akin maagap dun. Parang dun muna ako nakatambay. Uy! Ano tong nakikita ko? Umaambun ba yan or snow to? Taray, hindi ko na-check kanina. Parang ulan. Ulan to. Umay. Umaambun na guys. Kala ko mag-snow na eh. Hindi ako ready. So mamaya na lang ulit guys. At lumalakas yung patak ng ulan. Nakasakay na ako guys. Inaayos yung kalsada. Oh. Musok-usok pa. Oh. Spalto. Oh. Inaano na nila, ginagawa na nila before mag-winter. Oh, paano ba yun? Ganun pala yun. Kaya traffic. Dito na ako, Scarborough Town, guys. Nag-iintay pa ako. 15 minutes pa bago dumating yung bus ko. Dito ako sa labas nag-upo. Dahil sa loob kasi ang dami nang nakaupo. Kaya, wala kong choice. Dito lang ako. Kahit malamig. Guys, akala ko kanina, ano lang, ulan yung pala. Ano na siya, parang mga buo-buo na yelo. May nakalagay pala dun sa ano,
sa Google na light freezing rain pala ngayon. Kaya pala sabi ko, bakit parang buo-buo to ah. Tumatama eh. Tapos sinin ko kay Marvin. Sabi ko, hindi pa ako ready. Tapos nagsend kasi si Kuya Julius. Sinda yung video na binibidyo na yung mga bagsak ng mga ulan na buo-buo na yelo na siya. Humay. Pero parang hindi pa siya natuloy. Nag-stop siya eh. Kanina kasi diba sabi ko lumalakas. Nag-stop siya ngayon. Siguro maya-maya ulit. Sana hindi magtuloy ang ganyang mamayang gabi. Pag-uwi ko. Dito na pala yung bus ko. Bilis ah. Pero maya-maya pa ito aalis. Aka, gusto ko dun susuluhan. Gusto ko susuluhan. Sorry. Sorry. Dito tayo. Sa mga solo lang. Paboritong pwesto ko to guys, yung mag-isa lang din. Pero magkasama ko si Marvin, syempre magkalapit kami. Lagi akong nauuna minsan. Kaya nakakuha kami ng upuan ni Marvin. Dito na ako guys. Kanina, before ako, pagkagising ko, kausap ko si mama, kamustahan. Tapos after noon, 11, tanghali na ata. Tumawag yung kapatid ko. Sabi niya na heart attack daw si Tito. Bunsong kapatid yun nila Papa. At sinabi na ipa ni Brian, pinapakalma si Papa. Inisip ko din kasi si Papa kasi baka mamaya biglang manikip ang dibdib. Sabi ko, ano yun si Papa? Tapos yun, hinihintay ko anong balita. Tapos yun, biglang nag-message yung pinsan ko na wala na nga daw si Tito. Sila ay 7 or 6 magkakapatid. Tapos pinakabunso si Tito, Tokno. Tumatawag pa naman siya nung ano. Tumatawag pa naman siya nung sa akin nung Monday. First day ko nung sa trabaho. Hindi ako nakapag-reply or sagot sa tawag niya, kinakamusta ko. Tapos kanina lang ako nakapag-reply. Kaya pala sabi ko, bakit di kaya nagre-reply si Tito? Heart attack na pala siya nung nag-reply ako. Kakaano lang. Ay, malayo pa naman daw yung hospital dun sa lugar nila. Mabait si Tito eh. Mabait yun sa akin. Lagi niya ako kinakamusta. Ang tagal na ng huling kita namin. Nagkita ko na lang siya through video call. 2 months ago nung nawala si lola ko. Umuwi sila, galing silang umiray. Tapos, yun, nung ka-video call ko si Tito, sabi niya sa akin na high school or mag-high school na daw yung anak niya. Sabi, baka daw meron akong mga laptop na hindi nagamit dito, na napulot ko. Sabi ko, Tito, meron. Sabi ko, meron Tito, sabi kong ganun. Tapos sabi niya, baka daw pwede niyang mahingi. Sabi ko, oh, Tito, papadala ko kapag ano, may napasabayan ako. Bibigay ko sa anak mo po, pinsang ko. Tapos sabi niya sa akin, kung meron din daw akong mga damit na hindi nagamit para sa anak niya. Sabi ko, opo, sabi ko, ma, ayano mo kay Tito. Yung mga damit ko, kasi madami akong naiwan na damit talaga, guys. Sobrang unti lang nung bit-bit namin dito. Lahat ng mga damit ko nasa Pilipinas. So, sabi ko, yung mga, ano, Tito, kunin mo kung ano yung mga pwede pang makuha. Kasi, syempre, pag baka pag-uwi ko, hindi na kasya sa akin. So, edi sayang, edi dapat ibigay ko, pamigay ko na lang din. Kasi, sobrang dami ko talagang damit, guys. Kanina nakita ko ni Marvin umiiyak. Tapos sabi niya, ano daw problema. Sabi ko yun nangyari kay Tito. Kasi iniisip din namin yung kay Kuya Archie. Iyon din yung malapit din sa lola, pinsan ko din. Nasa ospital. May bukol siya dito. Ang kinamatay din ng mama niya, ng tita, yung bukol din dito, cancer na. So, kaya yun, sabi ko, ang papa kasi malapit din doon kay Kuya Archie. Tapos kay Tokno, sobra. Kaya iniisip ko din si papa kung wala naman akong magagawa, nandito naman ako.
kanina nakakangiti-ngiti pa ako, 'di ba, habang ano ko, pero ang dami ko nang iniisip. Wala. So, kapag bili lang tayo, hindi mo tayo makapunta. So, konting tulong na lang para sa akin, kahit financial, magkapagbigay ako, 'di ba? Ang hirap na pag OFW. Ang layo pa naman nun sa lugar namin. So, nasa 1.5 pamasahe tawing dagat papunta ka na dito, no? Pag mga ganito, no? Message na ako kay Marvin. Sabi ko, ang hirap din man lang ako nakasagot. Ganyan. Huling kamusta na pala sa akin ni Tiyo. Pero syempre, kailangan natin maging matatag na sabro tayo eh. Nandiyan naman si Marvin na dadamayan ko. Tapos mamaya, tatawag na lang uli ako pag nakatawag ako. Kasi, syempre, alang oras na ako makaka-uwi. Mga 11:30 ng gabi sa bahay. Tawag ako, tanghali na nun sa Pilipinas. Sabi ko na lang kay Brian na anuhin nyo si Papa mamaya kasi hindi pa alam ni Papa. Nakatulog na kasi si Papa nung sinabing na heart attack. Ewan ko kung nakatulog, pero kasi pinapakalma ni Brian, pinainom ng tubig si Papa. Sige guys, papasok na ako. Siyempre hindi pwedeng makita nilang na mabagay yung mata ko. Kanina kasi sa biyahe, siyempre dilim na. Iba na talaga yung feeling, no? Kasi winter na. Tapos ganito pa nangyayari. Iniisip ko nga din kasi syempre magbabayaran ng tuition ni Marvin. Sabi ko maubos lahat kasi yung ipon namin. Pero may konti naman tira. May trabaho naman ako. Dire-diretso naman trabaho ko at least, diba? Mag-ano lang kami ng mamaya mag-check kami kung magkano yung kaya naming mapadala. Kahit pa paano, diba? Matulong man lang. Iniisip ko kasi yung anak ng tiyo, bata pa eh. Isang high school, isang elementary. Sobrang bata pa. Late na rin kasi nag-asawa si Tito eh. Umabay pa nga ako nun, pumunta kami nung kasal nila. Umuusok-usok na yung bibig ko, guys. So, sige na guys, mamaya na lang ulit. Guys, uwi na kami. Maambon-ambon. Andiyan na yung bus. Kasama ko siya, bago lang din siya. Sakay na ako guys. Ayun si Agnes, yan. Papunta siya sa south daw. Magna 903 siya. Masakay na ako at umuulan pa rin. Mamaya na tayo mag-checkan guys pag nasa bahay na. Guys, ambon-ambon. Just you die. Naalala ko nung bagong dating kami ni Marvin. Ah, shit! Lalim pala ng tubig! Wala, lalim pala din dito. Dito tayo. Oh my! Naalala ko nung kami... Ay, oh shit! Ano? Hindi ko nakikita. Lalim pala nito. Wala, ito pa. Oh, Diyos ko. Dito na nga tayo sa tabi. Hindi matuloy-tuloy yung kwento ko, guys. Naalala ko nung panahong nag-a-apply kami ni Marvin Winter. Ganto yun. Sobrang lamig. Pero mas malamig pa dito. Tapos umuulan, guys. Kung mapapanood nyo yung kala na may madali. Yung pinaka-nag-trending na vlog namin ni Marvin nung nag-a-apply kami. Everyday yon, nagbibideo ako, umulan, mag-snow, Diyos ka, lahat, inano ko, puro bagsak. Inaanapan kami ng Canadian experience, tapos yung iba sinasabi, nagle-lay off daw, nagbabawas daw sila, kasi konti lang daw ang tao kapag winter, hindi daw masyadong lumalabas, sabing ganun, sabi ko, Diyos ko, parang gusto na namin umuwi lahat tayo. Sabi ko, wala na kami ng pag-asa. Kasi labas na kami ng pera eh. Tapos walang pumapasok, diba? Guys, kita na naman. Oh my God, umaangin na lamig. Kita na naman akong payong pero hindi ko ginagamit. Kasi ambon na lang naman. Tapos ang lamig. Kaya nag-ano lang ako para ipakita sa inyo. Ang lamig.
Makikita nyo ba yung lamig? Para lang ipakita sa inyo yung itsura ng dinadaanan ko. Handa, basang-basa. Palit tayo ng kamay. Yung isang kamay ko lang may papasok ko dahil sobrang lamig, naninigas siya. Kaya ayoko magpayong. Kasi lukas din ng hangin, guys. Lilipad din yung payong ko. Kailangan dalawang kamay pang hawak ko. Malapit-lapit na naman ako sa bahay. At yung mata natin namumula na. Antok na. Pagpauwi na talaga ako. Inaantok na ako. My God. Dami kong ichichika sa inyo sa nangyari ngayong araw. Pero baka hindi ko na maichika kasi gusto ko na talagang magpahinga. Oh my, lumalakas. Labang naman maglalumakas yung kailan mo lahat. Gusto ko na rin magpahinga. Alam nyo na. Ay, grabe naman yung panahon. Sumasama, sumasabay pa dun sa nararamdaman kong lungkot, no? Tahimik, maulan. Ang narinig ko lang yung patak ng ulan. Oh my, lumalakas na talaga siya, guys. So mamaya, bukas na lang, guys. Bukas ako magpagkwentuhan sa inyo. Kasi pag uwi ko, talagang babagsak na lang ako. Yayakap ako kay Marvin. Siyempre, nalulungkot tayo. Wala naman tayong ibang choice. Kailangan na rin maging matatag. Ganyan talagang buhay. Ay, mag-pray na lang uli ako kay Lord. Inisip ko yung parents ko sa Pilipinas. Sana okay lang sila doon. Kaya everyday ako tumatawag. Yung tipong, pag hindi sumagot si mama, asan si mama? Bakit hindi nasagot? Tatawag lang ko yung kapatid kong bunso. Asan si mama? Yung tipong pag-uwi ka, no? Pag-uwi ka ng bahay, galing ka sa school, galing ka kung saang province ka na nagka-college, pag-uwi ka talaga, asan si mama? Paghanap mama, no? Tapos pagkatapos hanapin mama, ha, papa? Kasi ang papa naman, wala naman sa bahay kasi may trabaho. So, ang laging ko nang naabot na sa bahay, si mama. Diba, uwi na tanghali, pagkakain. Mama, anong ulam? Si papa ko kasi hapon na nadating dahil nga nagtatrabaho. Wala, sinipon na ako, guys. Masarap magluto yun si papa ko. Namimiss ko na naman yung minahalang. Diyos ko dahil. Lulutuin ko siya bukas, guys. Magluluto ako. Kaso hindi makakain ni Marvin. Dahil alas 5 pa yung uwi niya galing sa trabaho. Tapos ako naman, alis naman ako ng before 2. Hindi na tayo magkikita. So baka magkita na lang kami ni Marvin Friday! Kasi sa Friday, ano ba meron sa Friday? Sa Friday kasi online lang si Marvin, pero may exam daw siya, face to face. Hindi ko lang natanong ko anong oras. Chat-chat na lang kasi uli kami. Yan lang magiging setup ulit. Chat-chat na lang uli tayo, be. Okay lang yun, at least naman. Natutulog naman kami na magkasama, diba? Kesa dati, nasa bar ko siya. Yung, kasa naman yung iba, taon bago makita yung asawa. Okay na yung uuwi. At least ikaw inuuyan, di ba? Kahit di kayo magkatagpo-tagpo. At least ikaw pa rin uuyan. Subukan lang niyang sa iba umuwi. Babatukan ko siya. Hindi, mabait naman si Marvin. Takot sa akin yan eh. Oh, sige guys, malapit-lapit na ako. Bukas na ako mapagkwentuhan sa inyo kasi nanginginig na ako sa lamig. Basa na rin ako ng konti. Eh, hindi pala, yung sapatos ko basa na. Diyos ko, sana matuyo to bukas. So, bye-bye! Mabukas na lang tayo, ha? Basa na yung mukha ko. Good morning, guys! Hindi na ako nakapag-update sa inyo kahapon. Grabe, lumalaki talaga yung pimples ko. Gulo, no? Nag-bathrobe na ako kasi sobrang lamig talaga ng pagkising ko. Nakarete na yung aking kanin. At yung beef broccoli na niluto ko nung nakaraan ay ininit ko na, yun na lang ulamin ko. Kailangan ubusin muna namin kung ano yung mga nasa ref bago ako magluto ng bago kasi baka hindi makain, masayang naman, diba? So, ayun. Pagka-uwi ko, tulog na si Marvin dahil nga may trabaho nga siya ngayon. Ayun, nasa work na naman siya. Tapos, kagabi, alam nyo, may emergency, oh my. Biglang emergency dun sa factory. Bali mag-out na ako. Tapos yung mga ano doon, so nakita nga kasi nila ako na naiwan ng bus, naglakad pa ako palabas.
para makasakay ako papuntang Scarborough. Tapos, ayun, inano nila ako na kausapin ko yung super, yung pinaka-super doon. Kasi yung supervisor nakasama namin sa, ano, sa doon sa loob. May supervisor pang nasa loob na isa. Kasi yung unang nakausap kong supervisor nasa office, may isa pa pala. Yung talaga yung sa production daw talaga naghahawak sa mga tao. Kasi yung isang supervisor na kausap ko na, sabi ko halos 30 minutes kami nag-usap, sa mga product daw yung nakafocus. So, kinausap ko agad siya. Sabi kasi sa akin ni Danish na supervisor ko na Indian, kausapin ko daw na si ano, yung supervisor para pwede ako makauwi na maaga. So, syempre, punta ako. Canadian siya, sabi ko. Hingi sana, sabi ko sa kanya, may itatanong lang ako if ever, na, kung pwede. Kung pwedeng umagap ako ng uwi 5 minutes before, sabi ko. Sabi, no problem, sabi niya. Everyone doing naman daw. Everyone doing that kind naman daw na lahat. Eh, halos yung iba umuwi ng maagap talaga dahil nga naiiwan ng bus. Pag-check ko nung bus, shit. Ano siya, ang next na bus ko, 30 minutes pa. So, sabi ko lang, tagal. Kaya sabi ko, kapag na-miss ko yung bus na yon, I need to wait 20 to 30 minutes. Sabi ko, sabi niya, walang problema daw. Sabi niya, kaya sabi ko, oy, sabi ko, thank you ako ng thank you. Tapos sabi, ba't daw ako nagpapaalam pa? Sabi ko, okay naman kay ano, doon sa supervisor ko na isa, but I need to, ano, to ask a permission sa kanya. Sabi niya, walang problema sa akin. Sabi niya, basta okay yung trabaho, good. Sabi niya ganun. So, noon na, paglabas ko dun sa kanyang office, kinausap ko agad yung isang supervisor na nagpaalam na ako. Tapos tuwan-tuwa siya. Sabi ko, diba, easy lang. Mabait yung mga tao dito. Talagang nakakaintindi sila. Kaya madami nagtatagal dito. Wala kang magiging problema dito. Tapos nakausap ko si ate. Mayroon daw silang Christmas party din. Then last year daw, mapupuno ka daw. Last year daw, kasi punong-puno ng chocolate daw siya. Pinamigay niya kasi may edad na nga daw siya. Hindi na pwede sa kanila matatas na sugar. Sabi niya, ikaw bata ka, mga ano ka, ganyan-ganyan. Mga, ang dami daw mga chocolate. Tapos may mga gift check pa daw na binigay. May cash pa na mga binigay. Tapos nag-dinner. Ang dami daw, pwede mag-uwi. Kasi sobrang dami nga daw ng food. Sabi ko, alam, may panghanda na kami sa Pasko, tsareng. So, kaya sabi ko, tawang-tawa kami ni ate. Then, nung pa-uwi na ako, guys. So, nagpaalam na ako kung pwede na ako mag-out. Tapos sabi nung super, check ko daw kung ilang minutes pa yung bus. Pag-check ko nung bus, nung check ko na yung bus, biglang may nag-alarm na parang may natanggal na hélice. Talaga sobrang lakas. Alam mo, nagtakbuhan sila yung mga kasama ko. So, napatakbo na din ako. Hindi ko na malayan. Bit-bit ko na yung super. Bit-bit ko yung super sa sobrang takot ko. Kasi sobrang lakas talaga, guys. Hindi siya tumigil. At syempre, nabigla kami, takbuhan. Eh, syempre, meron naman kaming inaral na ano, yung pag may mga ganyan-ganyan. Ah, nawawala ka talaga pag ganyan. Pag talagang sobrang takot na, hindi mo na lang gagawin. Eh, ako, hindi ko pa alam kung saan talaga yung ibang mga way ng daan. Kasi bago pa lang ako. Tapos, nung napansin ko ng bit, hila-hila ko pala yung super, binitawan ko, tapos pumunta siya doon. Pinuntahan niya kung saan yung may nagtutunog na napakalakas. Tapos, yung isa na nakakita sa akin na naiwan ako ng bus, sabi niya, let's go! Sabi niya, tinap niya na yung aking card, takbo kami, tinuro niya yung pinakamadaling way para makalabas ako sa warehouse. Tapos, yun, pag lang sakto, dumating na din yung bus, tapos ako, thank you. Tapos, alam niyo ba, siyempre, umalis na yung partner ko si ate. So, may 1 hour pa ako. Ang nangyari dun sa machine ko, nagka-problema. Ang dami nilang bumagsak ng mga papel. So, need kong i-stop yung machine. Tinawag ko yung super. Tinulungan niya ako, pinagtatanggal namin. So, na sayang yung oras ko na halos 20 minutes. Nag-ayos-ayos kami ng machine. Tapos, habol ako ng habol ng oras na. Kasi sabi ko, kailangan matapos na ako. Kasi baka maiwan ako ng bus. Tinulungan ako nung isa, natuwa ako. Ano sila? Hindi. Lahat naman sila tumulong. Natuwa lang ako.
pag yung isa tumulong, yung isa naman tutulong, babalik sila sa machine nila. Oh, tapos natapos ako kasi last box ko na yon. Sabi ko, thank you, thank you. Tapos yun, di ba, nakasabay ko nga yung, ano, yung itim na babae. Sobrang bait niya. Tapos pinapakita niya sa akin yung mga apo niya, yung anak niya. Ano, tapos sabi niya, bata pa pala. Kasi yung nag-iisa niyang anak, 37. Pinakita lang siya akin, sabi ko, mukhang 20. Sabi, yeah. Sabi niya, ang dami doon nagsasabi. Sabi ko, antuwa naman. Sabi ko, lagi ba niyang binibisita? Sabi, hindi daw kasi nasa Calgary. Ah, sabi ko, nasa Calgary. Ang layo. Sabi ko, gano'n. Basta ang dami namin pag-usapan habang nasa bus kami. Nakakatuwa. Sobrang bait niya. Tapos, syempre, nagbubuhat din kami ng box. Once na puno namin yung box, bubuhatin namin. Pag, parang pagsasapin-sapitin namin pataas. Eh, syempre, ang tangkad niya. Laking tao niya. Kahit, parang isi-isi sa kanya mabuhat. Kasi mga caps lang naman yun na papel. Magayon lang naman. Pero may time na pag ibubuhat ko na mabigat, tinutulungan niya ako. Sabi niya, if you need ano help to put your boxes, I can do that, sabi niya. So, sabi ko, thank you. Tapos may mga, sabi ko, ang isi-isi sa kanila magbuhat, yung mga kasama ko malalaking tao na babae. Parang gaan-gaan sa kanila nung buhat. Sabi ko, ako parang hirap na hirap kasi ang liit ko. Sabi ko. Pero enjoy naman ako sa work ko. Sa Monday, pag susolohin na nila ako, so 1 week nila akong i-train. Kasi bawat station, iba-iba kaming machine. So, ayun. Hindi ko pa lahat, ano, gamay lahat talaga. Tapos, lalo na pag nagkakaproblema yung machine, Diyos ko, kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Iniisip ko lang, malilita ko nung tapos, ganyan. Pero at least, sobrang babait ng mga kasama ko. Hinehelp talaga nila ako. Kasi ang bibilis nila, kasi sana yun na kasi sila. Sabi, tinuturuan nila ako na ganito, ganyan, para mas mabilis ka, ganyan. Ayan. Tinabigyan nila ako ng mga technique. Teknikong paano mas mapabilis yung ganyan. So, ayun yung share ko ngayong araw. Kaya kakain na ako dahil I have 2 hours na lang at papasok na ako. Kaya kailangan ko ng kumain, maligo, tapos asikaso na ng bibit-bit ko. Hindi na ako nagdadala ng rice, guys. Hindi na ako magdadala. Ano lang tayo? Sandwich na lang tayo tuwing gabi. Tapos, hindi pa kami nakapag-grocery ni Marvin. Hindi ko alam kailan kami pwede mag-grocery. Siguro sa Sunday. Sunday kami mag-grocery ni Marvin sa Skylands. Eh. Mga paggabi. Paggabi. Kasi ganun kami nag-grocery. Paggabi. Para makapagluto ako ng mga pwede kong kainin every morning kami ni Marvin. Kasi Monday, sabay kami makakain. Tsaka bukas, sabay kami kakain ni Marvin. Dahil online class lang siya. Sana hapon yung quiz niya para hindi siya umalis ng maaga. Pero kung umalis naman siya ng maaga, uwi din naman siya. Dahil quiz lang naman yun. Kaya sabi ni Marvin, be, may quiz ako. Sabi ko, oh, solo mo naman yung kwarto. Mag-review ka. Sabi ko, ganun na nga. Tsaga naman yung mag-aral si Marvin. Natutuwa ako. May mga nababasa ko nga sa messenger niya. May nanghihingi ng ano. May nanghihingi ng reviewer. Kung mayroon daw ginawa si Marvin na reviewer. Yung parang mga highlights. Kung ano yung mga re-review. Sabi ni Marvin, ay hindi. Di na daw siya gumawa. Binabasa na lang daw niya. Tapos sabi, Lodi talaga kita. Sabi niya. Sabi ni Marvin, hindi daw kasi lumabas yung kanyang mga ano. Yung mga hinighlightan niya, yung ginawa niyang reviewer dun sa quiz ata o exam, sabi niya. Kaya parang wala lang din. Kaya lahat inaano na lang daw niya. Tapos sabi, basta Lodi kita, ang taas mo lagi. Parang sabi niya, taas mo lagi sa ano daw sa test. Sabi ko, ay powerful naman to si Bebe. Ay, ang daming ano to, mga naglilipadan. Ano ba yan? So, ayun na guys. Bukas na ulit tayo. Papasok na uli ako. So, ang daming natutuwa kasi lapit na nung, ano ko, nung trabaho ko. Hindi na ako mahirapan. Ano lang. Hindi, sobrang bilis lang pala. Kasi, ang bilis kong nakauwi kahapon. Mali pala yung oras na binigay ko. 11:11 ako nakauwi dito sa bahay. Akala ko kasi 11:40 na. Kasi nung last time, 11:40 ako nakauwi. Dahil na, naghintay pa ako ng bus. Naglakad pa ako. Eh, kahapon kasi, ang agap dumating ng bus 6:45. So, nakalabas naman ako ng maaga. Pinalabas ako ng maaga. Kaya, nakadating kami sa STC, wala pang 11. Yo. Tapos, pag-check ko dito na ako sa bahay na 11:11 na. Wala, agap kong naka-uwi. Oh my, kasi nung nakaraan 1:40 ako naka-uwi. So, ayun. Kakain na tayo, guys. Thank you talaga. Natutuwa talaga ako. So,
Huwag kayo mawawala ng pag-asa, okay? Lahat talaga ganyan. Kailangan mo lang talaga maging matatag. So, kung hindi ka pa makakuha. Kasi, alam ko ang daming hindi nakakakuha ng trabaho ngayon. Gusto ko man tumulong sa mga international student. Wala rin ako makita na part-time. Sobrang hirap makakuha ng part-time ngayon ng mga student. Lalo na ngayon magwe-winter. Nagtatanong na rin nga ako eh. Sobrang dami ko na rin tinatanong para makapagbigay ako ng... makatulong ako makapagbigay ng part-time sa mga student. Yung iba, 3 months na nawawala na daw sila ng pag-asa. Sabi ko, wag, dadating din yan. Sabi ko, naranasan ko din yan. Lalo ako, ako yung full-time. Wala akong makuha ng trabaho noon. Eh, dapat nakakuha na ako ng work, di ba? Kasi ako yung full-time, pero ang hirap kong makakuha. Sabi ko, ganyan talaga. Sabi ko, ganun talaga sa simula, tiis lang, huwag kang mawalang pag-asa. Sabi ko, pag nawalan ka ng pag-asa, babagsak ka talaga, ganyan. Kaya mo yan, sabi ko, apply lang, apply, huwag mong sukuan. Everyday mag-apply ka kahit Indeed, yung mga online, tapos walk-in habang kapag may free time ka, diba? Ganun yung ginagawa namin ni Marvin. Hanggang sa nakakuha, pero part-time. Kausapin ko dun sa dati kong work, sa receptionist kung may available doon. Kasi parang na sila doon, puro full-time na eh. Kasi graduate na yung mga international student na nagpa-part-time doon sa baka sila-sila na lang din. Kasi nakikita ko sila-sila lang din ni nandun eh. So, ayun. Basta lagi lang tayo mag-pray, guys. Hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Hindi yan magbibigay ng pagsubok na hindi natin kakayanin, di ba? So, laban lang. Hindi porque wala pa ngayon, wala pa nangyayari, hanggang doon ka lang, di ba? Isipin mo, magiging worth it lahat to. Lahat ng iyak mo, lahat ng pagod mo, lahat ng pagtitiis mo, magiging worth it din yan. Di mo na lang mamalayan, boom! Ayan na, nandiyan ka na doon sa gusto mo. Sobrang, kahit sabihin mong malayo na rin, ay kahit sabihin malayo pa, malayo na yung nararating mo, di ba? So, yan lang. Paalam na ako, guys. Bye! Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Kahit may problema tayo, madami tayong pinagdadaanan, huwag mong kalilimutan ngumiti everyday. Everyday, guys. Bawat mga kasalubong, ngumiti ka. Huwag mong ipakita na madami kang pinagdadaanan. So, ayun. Bye-bye!